Masayang nagsama-sama sa kauna-unahang fellowship ngayong taon ang Adventist Young Professionals sa Southern Luzon Mission. Ang pagtitipon ay idinaos sa Iriga City kung saan muli silang nagkaroon ng bagong sigla at pagtatalaga sa pakikisangkot sa iba't ibang ministry o paglilingkod sa Panginoon habang ginagampanan ang kanya-kanyang propesyon. Si Van Joshua Kirab para sa Balitang May Pag-asa. Ginanap ang Adventist Young Professionals Fellowship na may temang Called to Serve, Remember Thy Calling. Ito ang aking ulat. Isang inisyatibo ng Adventist Youth Ministries ang pagsuporta sa mga kabataang profesional sa buong mundo. Bukod sa pinansyal na aspeto ay nagiging inspirasyon din ng mga ito sa mga ministeryong kinakabilangan ng bawat isa sa kabila ng pagiging abala sa mga trabaho nito. Sa ilang YP convention or event na nangyari po ay talaga pong hindi pa ako nakaka-attend. So siguro po it's about time na ako po ay lumabas sa comfort zone na kung saan ay may experience ko pa, lalo pa pong makilala ang iba't iba pong individuals, kung paano po sila binago ng Panginoon, paano po sila blessed. At the same time, ako din po ay makakapag-share din po sa kanila kung paano din po ako blessed ng Panginoon. Kaya naman, ang Young Professionals ng Southern Luzon Mission ay nagpatawag ng pagtitipon sa unang buwan ng taon. Ang purpose po ng fellowship na ito ng Young Professional dito sa Southern Luzon Mission is for the young professional be reminded for their calling sa Panginoon. That's why the theme is Called to Serve, Remember Thy Calling. Because in our busyness, sa ating life, sa napakaraming mga ginagawa sa araw-araw, maybe there are times na we forgot kung ano ba yung calling natin. Kung bakit tayo naging matagumpay, bakit tayo naging mga YP, naging young professional, it's because of our God. Sana sa inyong patuloy na mga pagtatagumpay sa buhay, parating niyong isama ang Panginoon sa inyong mga gawain, sa inyong mga paglilingkod, unahin natin ang ating Panginoon. Layunin ito na magkaroon ng mas malalim na ugnayan ang bawat profesional na kabataan upang mas mapadali at mapalawak ang gawain ng Panginoon ayon sa kanilang mga napiling ministeryo. We can help them to realize their promises to the Lord. Guide them to go back to the altar because their busyness in their works, sometimes God is not their priority. But this program give them a reminders to make God again their top priority in life. Una sa mga propesyong napili ay ang kasigasigang matapos ang gawain ng Panginoon ng may buong katapatan. Sa lahat ng mga young professional na uma-attend, especially doon sa mga hindi pa naka-attend, we are really encouraging you to be involved sa mga programs, sa mga events natin. So we will have upcoming conventions, fellowship, na we are praying and hoping na makasama namin kayo to experience ang warm fellowship ng mga co-young professionals natin sa different province and also to experience ang presence ng Panginoon. Mula dito sa Iriga City at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Van Joshua Kirab nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.